Ito muna, magkakabit tayo ng ano, float sweets. So, yun, kung makikita nyo, yun yung tangke nyo, lalagyan natin ng float sweets, hindi float bulb. Di ba, Chad? Yes! Iba yung float bulb sa float sweets. Yung float sweets, connected siya, diretso sa makina. Yung float bulb, yun yung may bola, yun yung kinakabit natin doon. Once napuno na yung tangke, aangat siya. Then, si pressure switch sa magka-cut-off nung ano, nung ating ano, motor. Ngayon, si float switch, siya yung magka-cut-off naman ng ating makina. Yan, bali dito guys, ang nakakabit pa eh, ano, float switch. Ayan. Eh, sorry, float valve. Diba? Yung nga palang kakabit natin, float switch. Ito, ito kasi siyempre, konting mabawasan, ganyan, bababa na konti. Pagkaano siya ang tubig, then bababa yung pressure natin sa baba ng ating motor, andan na si motor. Ang gusto ngayon ng may-ari, umandar si motor, kailangan yung tubig nasa kalahati na bago palang andar si motor. Hindi advisable itong gantong float float valve. Kaya kakabit natin ay float switch. Saka na ba rin yung float switch? Yes, yes, boy! Yes! Yan, ito yung float switch, guys. Yan. Ito na lang, ang float switch, paglalagay natin ito dito, yung may wire siya, diretso siya hanggang doon sa pump. Kaya kung malayo-layo yung pump nyo, medyo gagastos tayo ng wire. Ayan. Ito yung float switch na siya sabi. Ayan, kaya ito yung gagamitin natin. Ang gusto setup na may-ari, kailangan nangangalahati na muna yung tubig or bumaba na sa kalahati ng level nitong storage tank bago pa umandar yung motor. Ayan, kaya yun ang lalagay natin. Di ba, Chad? Yes! Ito guys, dito ko nasusukatin sa labas. Ayan. Kasi may tubig na nga naman, di natin alam pagka inilubog. Ito, lulutang kasi ito eh. Ayan, lulutang yan doon sa ano, sa loob. Eh, may tubig na, kaya sinukat ko na dito sa labas ko susukat. Ayan. Ayan, para alam natin kung hanggang saan le-level. Kaya pag yan bumaba ng dyan, dito, level ng tubig. Ayan, level ng tubig dyan, tsaka pa lang siya andar. Ayan. Tapos, yung wiring niya, ayan ito. Ito yung ano, tatlo siya, pero hindi lahat yan kukonnect natin. Yung black lang yung common. Pag sinabing common, yan yung direkta. Kahit saan, kahit alin gamitin natin, kahit itong blue or itong brown, itong black, hindi maano, lagi yung gagamitin, yan yung common. Magkaiba ng purpose yan, kaya hindi yung sa pares ginagamit, guys. Ngayon, pwede rin gamitin sabay yan. Pagka halimbawa, yung motor ay pwedeng ano, dalawa, ayan, isang pang fill nung tangke at isa naman pang suction doon sa galing sa tangke, ayan. Yun yung purpose itong float switch na to. Ngayon guys, yung motor niya nandito sa baba. Yun yung ano. Kaya float switch yung gagamitin natin. Yun, pagka nga pala halimbawa sobrang haba, pwede kayong bumili ng Royal Cord para idugtong. Yan, ito yung motor natin. Ayan, pressure switch pa yung gamit niya. Kaya gagawin natin, di-disable natin si pressure switch. Si float ang gagamitin natin. Yung kukunin natin. Yung brown ay doon sa ano eh. Doon sa pagpuno na yung tubig. Pagpuno? Na pwedeng mandar. Ibig sabihin mo nun, baliktad. Ano, pagkapuno, pwedeng mandar. Doon siya kukuha ng tubig sa ano, sa storage tank. Eh, kaso kailangan natin. Kalahati na yung storage tank. Tsaka pala nga under po. Yan, kaya itong brown wala ito. Yan. Tapos para itaog mo yung ano, yung float valve. Dito natin kung andan pa. Yung float switch, hilahin mo. Ito yung ganun na. Basta ganyan lang. Kung nakabitin. Wala sa tubig. Oh. Tapos itong float switch or tangke. Nandito sa rooftop guys. Di ba, Chad? Yes. Yan. Tatry namin. May isa dun tayo dun sa baba. Ngayon ito kasi. Isa pa nga pala guys. Ayan, tayo nyo. Hindi na nag-fill ngayon kasi patay makina. Hindi ko na rin tiyanggal pala ito ano. Float valve kasi
Nakabypass yun, minsan sa gabi, pag malakas ang tubig, pwedeng umandar yan. E didire-diretso yung ating ano, tubig dito. Yun naman yung magiging silbi ng ating float valve. Yan, kapag napuno siya. Mga halimbawa, yun yan, nakabypass. Halimbawa, hindi naandar ang motor. Yan, ganyan, hindi naandar ang motor. Pero, nakabypass siya. Pag malakas kasi yung tubig, yun yung purpose niya. Yan, pag buwaba yung ganyan, naandar ang makina. Yan, Chad, tanong mo ako naandar sa baba yung makina. Yan guys, inihang ko muna dito. Yan, para bumitin yung ating float switch. Para matesting ko na under makina. Yan, isa pa pala guys. Ang purpose natin, di ba? Under si pump. Kapag ka naandun na ang level. Itong yellow to, nakikita nyo to guys. Yan, na-adjust naman to. Yan, itong yellow na to. Yan, na-adjust yan. Ngayon, ang purpose nga natin. Naandito dapat yung tubig. Or nasa kalahati na tsaka pala under. Ngayon, ilalapit natin siya dito. Kasi para ang tendency nito, nakagabo siya. Tasa nyo guys, ayan, gumanyan siya guys, ayan. Kasi pag hindi natin nilapit, ito mapabigat ito eh. Pag hindi natin nilapit, pwedeng nakaganyan siya. Ayan, kahit nakalutang siya sa tubig, mag-malfunction, umanda rin motor natin kahit puno na yung ating ano, yung ating storage tank. Ngayon, kung halimbawa naman, baligtad, tsaka lang natin ito itataas dito para naman mag-swing yung ating pinaka-float. Ayan, kaya ganyan dapat guys, nakadikit para tingnan nyo pag nilubog ko siya. Ayun no. Nakatingala. Nasa kabila yung trigger niya para hindi agad umandar yung ano. Ngayon pagka naman naubos ng tubig, hahang yan, nakaganyan. Yan. Tsaka pala magti-trigger or dadalo yung current under yung ating pump. Yung ating pong tangke, kaya hindi siya under. Ngayon naman, pabibitin natin kay Chad para pag bumitin, dapat under po ito. Kasi nangyayari po doon sa pagkat yung pressure switch kasi konting mabawasan yun, talaga under po yun. Halimbawa, bumaba po yung float valve, tapos bumaba na yung gauge natin ng mga 20 PSI. Ayun, magka-cut on na talaga yung motor po nun. Ayan ang panyang-panyang. Mm-hmm. Yung isang tinanggal natin dyan, ano naman? Yung dati po, ano po yun, foot valve, kasi sa tanke siya nakuha. Yun eh, para ano, laging puno itong pipe. Kasi pag hindi po laging puno ito, ano yan? Kumbaga laging prime. Pagka umandar to, hindi siya makakahigap gawa ng ano nga po itong casting, walang laman. Dapat laging prime yan. Kahit siya tumakbo maghapon, hindi po under yun. Yan ang pakaiba ng switch niya. Mm-hmm. Tsaka yung siyang tinagal natin. Aha. Dito po dito mo. Dinig dito tayo. No, dinig. Sabi mo tayo. Naipitin na niya. Dito binit. Chad! Pitin mo na! Chad! Hawakan mo lang kahit nakataas. Kahit nakataas, ibitin mo. Chad! Nakabitin na ako. Chad! Nakabitin na? Ibalik mo sa tubig. Yan, ibitin mo ulit. Ibitin mo. Ayan, ibalik mo ulit sa tubig. Ayan, ayan. Pag siya, kasi puno pa yung ating storage tank po ah. Kaya nangyayari doon, pag binalik sa tubig yung float switch, na ano siya, namamatay kasi yung bola nabaligtad. Tapos pag binitin niya, kasi pag binitin po yun, hawak niya ganun. Nababa na yung tubig, ganun yung mangyayari, bibitin na po yun. Bibitin siya. Ah, under pa lang ito. Let's go to yung nangyayari doon sa float switch. Kanina sumisigaw ako kay Chan. Sumisigaw ako, naibitin niya. Bali, ganito yung nangyayari. Pakita ko sa inyo. Yung gantong side, ayan. May tubig pa to eh. Ayan, ganyan. Patay yung motor natin. Yun. Pero pag kaya ibumitin, bawa, bumaba yung tubig, nakaganyan na yan. Mangyayari niyan, mabubuhay yung motor natin. Ayan, kita nyo, nagkarga. Ayan. Pero kung halimbawa, namatay, yan. Ibitin siya. Or sa magpo-float siya, kanya mawala ang supply ng ating tubig dito sa ano. Sa supply niya. Yan. Ito niya, ibig sabihin, namatay yung motor niyan. Okay, Chad? Yeah. Yan, yun lang yung ganun, kabilis lang yung pagkakabit ng float switch natin. Yan. Para lang kayo nagkabit ng switch, na ordinary switch sa isang ilaw, isang linya lang yung kukuhanin nyo. Okay, Chad? Yes. Yan.
Yan, yan. Ito lang yung simpleng linya niya. Yung blue ang kinuha natin, kasi yung blue, purpose nga natin, pagkalahatin yung tubig, tsaka lang under tong pump. Ngayon, pag brown, purpose niya, kung motor, dun kukuha sa storage ng tubig. Pag puno na yung pump, tsaka lang under yan. Yun yung pagkakaiba ng brown, tsaka blue. Pero yung black, yun yung common. Pag sabing common, yan, diretso na siya, doon sa breaker, yan. Tapos yung isa naman, galing breaker, diretso na siya dito sa ano, sa ating motor. Mas disable na namin yung kinabit nila na ano, na pressure switch, kasi useless na rin siya kapag may float switch. Ngayon pwede yung series niya ng problema. Pag nag-malfunction niya ito, hindi pa rin magkakarga si ano, si tanke or si pump down. Yan. Ito yung mas mabilis na paraan kaya ginawa namin. Mas mainam na paraan. Binypass na namin yung gulan si float switch. Kasi, halimbawa nga, di ba yung nabanggit ko kanina, nag-ano si ano, na kabypass yung ating pipe, or yung linya natin, paano kung halimbawa magpuno siya, di nakatrigger si float switch, or si pressure switch na nakaangat, walang current na dadaloy, hindi gagana si, ano natin, si float.